Sumasakit talaga ang ulo ni Calvo. Kasi samot-saring kontrobersiya na talaga ang nalalantad ngayon na mukhang inevitable na ang magiging kinabukasan nila rito. Ibig kong sabihin, mukhang malalagay talaga sila sa kulungan pag nagkataon. Bakit? Siyempre, ito ay produkto ng mga ginawa nila sa nakalipas na panahon. Hindi naman maikakaila na talagang sa panahon ni Rodrigo Duterte, libo-libo pong buhay ang nawala dahil po sa war on drugs na ang utak, ngayon natin alaman, si Rodrigo Duterte talaga at ang implementing individuals niya ay pinangunahan nitong si Ronald De La Rosa. Pero mas nagulat po tayo doon sa nalaman natin nitong nakaraang hearing sa Quadcom na meron palang nagngangalang Edilberto Leonardo, isang police colonel din ng Philippine National Police na talagang pinaka nasusunod ika nga sa kung sino ang ilalagay at hindi ilalagay sa listahan para patayin. Ano? Nakaka-shock yon mga tol kasi akala natin itong mga nagtrabaho sa war on drugs ng mga panahong iyon, ginagawa nila para sa bansa at para sa ating mga kababayang Pilipino. Pero it appears, ayon sa kwento ni Colonel Royina Garma, ito ay kanilang ginagawa para po kumita ng pera. Biruin ninyo, mula 20,000 piso hanggang mahigit sa 1,000,000 ang nagiging patong sa ulo kada merong mapapatay na drug suspect sa loob ng 6 na taon na panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte. At kaugnay niyan, umarap sa Kongreso ito pong si Kerwin Espinosa. At sinabi niya po doon na nung mga panahon na ini-implement ang war on drugs nitong si Rodrigo Duterte, pinatay ang kanyang ama, of public knowledge naman yan. Masakit nga dyan, kilala niya kung sino yung mga pumatay pero wala po siyang magawa. And worse, pinilit pa siya ng gobyerno ni Duterte, particular ito daw pong si Ronald De La Rosa. Kaya po siya nagsalita para po idiin at idawit sa isang kaso sa illegal na droga itong si Leyla De Lima. Kaya naman, sa nakalap po nating balita nitong mga nakalipas na oras, isasama na po sa sasampahan ng kaso nitong si Leyla De Lima, ito pong si Ronald De La Rosa. Panoorin po natin ang balita. Former Senator Leyla De Lima eyeing to include Senator Ronald De La Rosa in the charges she will file against those who implicated her in illegal drug operations. This follows the testimony of alleged drug lord Kerwin Espinosa during Friday's House Quad Committee hearing. He claimed De La Rosa coerced him to link De Lima and businessman Peter Lim in the illegal drug trade, which led to the former senator's years-long detention. De Lima says it is now time for her accusers to face the music. Panapanahon lang yan. Tapos na ang panahon ninyo at panahon na ngayon ng paniningil. Kasi ganito lang naman kasimple yan mga tol sa aking paniniwala. Ang lahat po ng kasamaan ay may katapusan. Ang katotohanan laging mahahayag at ang kasinungalingan kailanman hindi mo maitatago. At dito nakikita na po natin ang katotohanan at ang kasinungalingan. At ang kasamaan definitely magtatapos po dito. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. The truth is being laid bare. I was used as a scapegoat and the real perpetrators of corruption and abuse remained protected. I've always maintained my innocence. Testimony only strengthens my resolve to fight for justice, not just for myself, but for the many others who have been silenced and oppressed by a system that rewards lies and punishes truth tellers. Hindi po ito tungkol sa pagiginigante. De La Rosa, meanwhile, denied the accusations. Una, tama, hindi naman dapat ito sa paghihigante kung ano lang yung tama. Kasi may nilabag na batas eh. Alam po ninyo, ang pag-aakusa sa isang tao, sa isang kasalanan na hindi niya ginawa, basically, paglabag po ito sa batas. Incriminating innocent persons, di ba? Pangalawa, ang pagpaplanta ng mga ebidensya, katulad po ng mga testimonya,
ay paglabag din po sa batas. Kaya dapat lahat ng mga lumabag sa batas na ito mapapanagot. Ngayon, sasabihin dito ni Senator Ronald De La Rosa, sinungaling daw ito pong si Kerwin Espinosa at bakit daw po paniniwalaan ang isang drug lord. O, pakinggan muna natin, ha? Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pinagbantaan pa, di ba? May nakita akong post ni Richard Haydarian, eh. I-share nga natin yun, mga tol, ha? Sandali. Hindi ko, ngayon ko lang naalala, eh. O. Eto si Bato de la Rosa, ngayon at noon. Ano siya noon? O, nung nagsasalita si Kerwin Espinosa noon, porket pabor para sa kanila, makatotohanan daw. Pakinggan natin. Nasa Batangas ako nito, nagda-diving ako sa Alilaw, sa EBC. May tumawag sa akin sa cellphone ko na si Sir Joby Espinido. Nasabi niya sa akin na may gustong kumausap sa akin na driver bodyguard ni Ma'am Laila De Lima. Oh. By the way, may sumingit dito itong Lori Louie Carabuena. Sabi niya, ingat ka Top 1. Pagdating ng araw, ikaw naman ang harap sa Senado. Tandaan mo 'yan. Eh so be it. Pero ito lang ang maipapangako ko sa inyo mga tol. Hindi ako maninikluhod kahit kanino. Ha? Kulang-kulang 10 taon akong na-depress. Gusto kong mamatay, tatakutin niyo pa ako. Kahit sa mga senador, kahit sa mga kongresista. Kung alam kong tama ako, ipaglalaban ko sarili ko. Kahit ikulong nila ako, wala akong pakialam. Pero hindi mangyayari 'yon. Tanga, Louie Carabuena. Ha? Yung katangahan mo, ganahin mo. Ayusin mo yung katangahan mo. Hindi kailanman mangyayari yon. Dahil unang-una sa lahat, wala akong ginagawang mali. Bakit ako ipapatawag sa Senado at sa Kongreso? Kaya pinapatawag sa Senado at Kongreso itong mga tinatopic natin kasi kung ano-anong katarantaduhan ang pinagagawa nila sa nakalipas na panahon. So tinanong ko si Sir Joby nito, ano ba yung pag-uusapan namin? Sabi sa akin ni Sir Joby na kayo na lang ang mag-usap sa driver bodyguard ni Ma'am De Lima. So pagkatapos noon, umano ng 3 oras kasi nag-dive ako nito pagkatapos tumawag ni Sir Joby, proceeding na ako sa dive kasi yung pag-dive is... Alin ang makatotohanan dito? Nung panahon ni Rodrigo Duterte, katabi niya si Ronald De La Rosa na ngayon sinasabing pinagbabantaan ang kanyang buhay. At nung mga panahong iyon, halatadong may script na binabasa itong si Kerwin Espinosa. Kaysa dito sa pahayag niya ngayon, sa House of Representatives kung saan malayang nagsasalaysay basa sa kanyang memorya itong si Kerwin Espinosa. Pakinggan natin ito mga tol. Yung mga nangyari sa amin at sa pamilya ko. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Dito walang binabasa si Kerwin Espinosa na affidavit. At common naman yun na kapag usual ang pag-iisip ng isang tao sa totoong nangyari, hindi mo kinakailangan ng kodigo. Kasi recollection mo yan eh. Di ba? Aalalahanin mo lamang yung mga nangyayari at maipapahayag mo na ito sa harapan ng ibang tao. At in this case, sa harapan ng quadruple committee. Alin ang mas kapanipaniwala? Yung ipinakita ko sa inyong video, nung panahon na nakaupo pa bilang chief PNP itong si Bato de la Rosa, katabi niya si Erwin Espinosa, si Kerwin Espinosa na nagpapahayag sa Senado at merong binabasang script, o itong malayang nagpapahayag ngayon si Kerwin Espinosa na nakabase na lamang sa kanyang isipan. Ngayon, ang katwiran dyan, nitong si Ronald de la Rosa,
Memoryado daw po. Anak ng teteng, kitang-kita naman natin kung paano magsalita itong si Kerwin Espinosa. Do you think kaya nitong mag-memorize ng ganong kahabang testimonya? Pangalawa, in-interpolate itong si, tinanong siya ng mga kongresista para malaman kung siya ba'y nagsasabi ng katotohanan. Napaka-consistent sa facts nitong si Kerwin Espinosa except doon sa mga hearsay. Kasi hearsay na yun eh. Ayun ay ayon na lamang sa kwento ng iba sa kanya. Kaya hindi rin dapat basta-basta paniwalaan unless corroborated by those individuals na binanggit nitong si Kerwin Espinosa na naka-scheduled na ngayong ipatawag ng Quadcom para sa kanilang magiging katanungan at pahayag. O, tuloy natin ang pakikinig dito. Punta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho, nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko napasama sa narcolist ng ating Pangulo na si Rodrigo Roar Duterte. Nagkaroon sila na... O, kayo na ang humusga. Sa tingin nyo, nagsisinungaling itong si Kerwin Espinosa sa pahayag niya dyan sa Quadcom? I don't think so. Ano? Napaka-spontaneous ng mga sinasabi niya rito. Base yon sa kanyang karanasan. Except, again, doon sa mga hearsay. Ngayon, dumagdag ka pa, Senator Ronald De La Rosa, sa pang-iintriga sa ating gobyerno, partikular sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung sasabihin mo na Malacanang ang nasa likod, kaugnay ng mga pagdinig sa Pogo, na nalaman natin sa publiko na ang daming mga illegal na pangyayari diyan at nagkaroon din kayo ng pagdinig, syempre kung saan naging bisita nyo itong si Maslog, Mary Ann Maslog, tapos sasabihin mo sa kanya, in particular dito sa balita na ito, na ang nasa likod ay ang Malacanang, aba, dakilang either kismoso ka o sinungaling ka talaga, Bato de la Rosa, kung wala ka namang ipapakitang ebidensya, maliban sa pahayag mo na meron kang A1 information. Pag sinabing A1, mga tol, this is a very reliable, coming from a very reliable source and confirmed by other sources. Kasi merong evaluation code sa intelligence A to F, saka 1 to 6. Yun yung evaluation code. Categorize po iyon base sa kung saan galing yung sources at kung sino yung nagkumpirma sa information. Hindi na natin i-discuss, basta binigyan ko lang kayo ng basic knowledge para malaman nyo kung bakit meron kayo naririnig na A1, C3, B2, A6. Oh, etong sinasabi ni Ronald De La Rosa, ang evaluation ko rito, ano to? F6. Bakit? Napakasinungaling eh. Walang katotohanan talaga. Ha? Oh, ano ba yung sinasabi niya? Meron kong impormasyon, ha? Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bunggo, si Senator Bato, si General General Karamat ay nasa likod ng Pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Oh, dapat nilabas mo ang ebidensya mo dyan kasi pagka Quadcom ang nagsasalita, lagi silang merong ebidensyang inilalatag. Eh. Kaya nga, hindi na makalusot yung mga resource person sa kanilang pagsisinungaling. Eh. Ano ba yung nangyari kay Royina Garma? Pinaninindigan niya na ganito, ganyan, wala siyang kasalanan. Eh nilatagan siya ng napakaraming ebidensya ng Quadcom. Oh, naglabas tuloy siya ngayon ng affidavit. Ano ang nilalaman ng affidavit ni Royina Garma?
O sige, basahin natin para kahit paano maalala at maalala ng publiko na merong ganitong mga taong gobyerno sa panahon ni Duterte, sa pangunguna ni Duterte, na winalanghiya ang bansa at kinuha ang buhay ng napakaraming Pilipino. Tapos may gana pa kayong manising ngayon sa Quadcom, sa House of Representatives, sa Malacanang. Eh kung hindi nyo naman pinagagagawa ito, hindi sana nangyayari ang mga bagay diyan sa House of Representatives ng pang-iimbestiga, including sana diyan sa Senado. Kaso lang, ang ilan sa inyo diyan, parang clown eh. Lalong-lalo ka na, di puncher man. O basahin natin ulit ito ha. Although paulit-ulit tayo rito, pero gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo lahat na ito po yung affidavit ni Rowena Garma. Sabi niya, noong September 12, 2024 at 27 ng buwan ding nabanggit, siya po ay naimbitehan bilang resource person sa isang pagdinig sa House of Representatives, particular sa Quadcom. Oh, sa hearing na iyon, siya ay tinanong ng mga katanungan sa kanyang kaalaman o pagkakadawit sa pagkakapatay sa tatlong Chinese inmates sa Davao Penal Colony at ang pagkakapatay kay General Wesley Barayuga. Lahat po ito ay nakapokus sa di umano'y extrajudicial killings ng mga nabanggit na individual. Natanong din daw po siya sa kanyang relasyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang karir bilang police officer at sa kanyang pamumuno bilang general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa kabuuan ng pagdinig, sumagot po siya sa mga katanungan sa committee base po sa kanyang personal knowledge. Ngunit, nag-aalala daw po siya kasi sa kanyang ginawang pahayag na napapanood sa national television ay maaaring maglagay ito sa kanyang kapahamakan at ng kanyang pamilya at mga malalapit sa kanya. Nag-isip siya sa loob daw ng isang linggo, kaya niya ngayon in-execute ito pong binabasa po natin na tinatagalog ko naman sa inyo. Noong May 2016, nakatanggap daw po siya ng tawag mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umigit kumulang alas 5 ng umaga. Inuutusan daw po siyang makipagkita sa tirahan nito doon sa Doña Luisa, Davao. Sinabi po ni Doni Rowena Garma na siya ay matagal nang kakilala. Ito pong noon ay mayor pa lamang na si Duterte sapagkat siya po ay nanilbihan bilang station commander sa isang police station sa Davao sa panahon ng panunungkulan nito bilang mayor. Sa kanilang meeting, hiniling daw po nitong si Rodrigo Duterte ang mga pulis na kunin at maging operatiba. I'm sorry to say this, binabasa ko lamang ito. Pasensya na sa mga manonood po nating Iglesia ni Cristo. Partikular daw po kunin ang mga pulis at operatiba na miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Dahil kailangan niya daw po ng mga merong kapasidad para po ipatupad ang war on drugs sa buong bansa. Tuloy po natin. Katulad po ng Davao model. Ang Davao model po ay sistema kung saan meron pong bayad at pabuya. Ha? Tuloy ko lamang po ito ha. Basahin ko po in English para hindi po tayo magkaroon ng pagkakamali dito. The Davao model involves three levels of payments or rewards.
First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations or co-plans. Third is the refund of operational expenses. Sa madaling pangunawa, pag may napatay, may bayad. Kapag ka may co-plan, merong reward. Kapag ka may nagastos sa operasyon, ibabalik. Ikasyam, sa una, inimpormahan daw po siya ni Rodrigo Duterte tungkol sa mga kwalifikasyon sapagkat siya daw po ay hindi pa na a-assign sa labas po ng Davao or nag-serve sa kanyang sa PNP in a national capacity. Pero naalala niya raw po ang kanyang upperclassman na si Edilberto Leonardo na noon ay humahawak sa Criminal Investigation and Detection Group at miyembro din po ng Iglesia ni Cristo. Ito daw po ay kanyang binanggit sa presidente. Sa parehas na araw, isang individual na nangangalang Muking ay kanya pong ay tumawag sa kanya at ni-request po si Leonardo tungkol po sa detalye nito. At doon ito po ay kanyang ibinigay. Makalipas ang isang linggo, napag-alaman niya kay Arthur Narsolis sa pamamagitan ng telepono na itong si Leonardo ay ipinatawag ni Rodrigo Duterte at inutusan na pumunta sa Mandaya Hotel sa Davao para sa isang meeting. Ipinalam daw po sa kanya ni Leonardo na si Leonardo ay nanatili sa hotel for 3 days. At sa panahong iyon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inutusan si Leonardo para gumawa po ng isang task force katulad po ng PAOC-TF. Nang si Leonardo ay ipinaalam ang impormasyon na ito kay Garma, ay agad daw po siyang hinimok nito na sumali sa task force. Pero tumanggi daw po si Garma dahil sa katwiran niya, wala daw po siyang sapat na karanasan para sa ganong operasyon. Kinalaunan ipinaalam sa kanya nitong si Leonardo na nabuo na ang proposal. At ito po ay ipinadala sa pamamagitan ni Senator Bongo. At doon naka-outline ang operasyon ng task force. Nasasakop sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Tinanong din po nitong si Leonardo ang ilang pang mga classmate kung sila ba ay nakapag-cortisicol na kay Rodrigo Duterte sa pamamagitan po ni Bongo para sa isang photo opportunities. Dahil po dito, ayon kay Garma, ay in-invite niya ang kanyang mga classmate na sina Bakay, Bilela, Grijaldo, Tuson at Duenas na sumama sa kanya para sa isang cortisicol. Ang mga miyembro ng class 97 PNPA at 96 PNPA ay tinanggap sa isang separate room sa DPWH office sa Panakan, Davao. Hindi daw po pumasok ang presidente sa silid and hindi niya rin daw po alam kung merong bisita na class 97. Makatapos po ang cortisicol, ipinaalam daw po sa kanya ni Leonardo ang istruktura ng task force. Noong 2016, si Leonardo daw po ay tinransfer mula po sa Manila at nag-assume ng posisyon bilang chief ng CIDG sa Region 11.
O, tuloy po natin yung binabasa natin, ha? Nasaan na ba tayo? O, paragraph 21. Sa mga unang tatlong buwan daw po ng assignment nito, si Rowena Garma daw po ang nag-aayos ng meeting sa pagitan ni Leonardo at ni Bongo. Ito daw po ay kapag hinihiling ni Leonardo para daw po magkaroon ng direktang komunikasyon. Ipinaalam din daw po sa kanya ni Leonardo na ang ilang mga trusted personnel, ang mga pangalang binanggit dito, Lester Bergaño, Romel Baktat, Rodel Serbo, Michael Palma, and Peter Parungo para po magsilbi bilang operatiba ng task force. Sa mga binanggit na individual, ito pong si Romel Baktat, Rodel Serbo, at Michael Palma ay mga tanggal na po sa kapulisan. Si Romel Baktat, Rodel Serbo, at Michael Palma ay lahat mga dating miyembro ng pulis ng PNP at naka-station po sa CIDG 11. Sila po ay natanggal sa serbisyo 1 year before this task force, ha? Dahil daw po sa isang operasyon na nagresulta sa pagkakapatay ng isang individual. Ito naman pong si Lester Bergaño ay isang private citizen. Si Lester Bergaño ay nag-provide ng isang private citizen habang si Peter Panungo ay isang dating, ang gulo ng pagkaka-English dito, Lester Bergaño is a provide citizen. Siguro ang ibig sabihin dito sa affidavit, itong si Lester Bergaño ay isang pribadong individual, samantala ito pong si Peter Parungo ay isang dating detainee ng CIDG dahil po sa kasong panggagahasa. Pero siya po ay napawalang sala. Romel Baktat, Rodel Serbo, Michael Palma, and Peter Parungo ay nautusan sa task force para kolektahin at i-verify ang mga impormasyon na ibinibigay ng mga police officer on the field regarding po sa mga arrest at sa pagkakapatay ng mga individual na nakalista po sa drug personalities at sila po ay gumawa ng summary report. Lahat po ng mga report na ito ay ine-encode at kinocompiled ni Lester Bergaño. Ang compilation ng mga ito ay ibinibigay kay Leonardo at si Leonardo po ang nagdedesisyon sa level ng mga naaresto at napapatay para po sa reward. Ang rewards po ay binibigay lamang sa mga napatay, samantala ang mga naaresto ay ginagawa na lamang po ng COPLAN at nire-refund na lamang po ang mga gastos. O, ang linaw dito mga tol, ha? Kaya talagang parang naging kalakaran na nung mga panahong iyon ang pagpatay kasi merong perang kapalit, samantala kapag hinuhuli, walang perang kapalit. Nakita daw po nitong si Rowena Garma ang mga individual na ito sa kanilang operasyon dahil bumibisita siya sa CIDG Region 11 para bisitahin ang kanyang kaibigan na si Lotlot. Ayon daw po rito kay Rowena Garma, itong si Leonardo ay nag-convey sa task force na ito para ibahin yung istruktura. At ito po ay kanyang sinumite kay Bongo. Partikular, yung task force operation. Kasama po dito yung panibagong landscape ng pakikipaglaban sa droga sa buong Pilipinas. Inimpormahan din daw po siya
tungkol sa structure na ito, particular sa Bucor, kung saan ang mga drug lord ay kasalukuyang nakakulong. At meron daw po itong tatlong bahagi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po rito si Peter Lim na involved sa Visayas region. Nang ang task force na ito ay naging operational na, nalaman niya na ang Coplan, ang pondo ng Coplan, ang refunds para sa operational expenses at ang pabuya para sa mga ahente ay pinoproseso sa pamamagitan ng mga bank accounts ni na Peter Parungo sa Metrobank, BDO, PS Bank. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Ruyen Agarma dito, mga tol, madali po itong mapapatunayan dahil may paper trail ito. Ha? May pangalang binanggit. Merong account na binanggit sa mga bangko. And madidetect, malalaman at malalaman yan eventually ng ating otoridad. Dahil po dyan, ito pong si Lester Bergaño ay nagpanatili ng isang listahan ng mga drug personalities sa Pilipinas. Tuloy natin. Nagsagawa po ng briefing itong si Leonardo sa lahat po ng mga Philippine Drug Enforcement Agency personnel, IG, regional directors at PNP chiefs tungkol po sa operasyon. Sakit na katotohanan nito. Alam lahat ng mga matataas ang katungkulan sa PNP kung totoo ang sinasabi nitong si Royina Garma. Kasi kami noon, mga tol, to be honest with you, bahagi ako ng War on Drugs. Eh. Kami naman noon sa pinakamababang pwesto, wala naman kaming alam dito eh. Ang alam lang namin may utos, may operasyon, mayroong target. Oh. Pero yung mga ganitong pagkakataon, wala kaming alam dito. Hindi nga namin alam na may bayaran pala eh. Anak na teteng na yan. Oh. Karagdagan pa dito, kapag ka daw may mga individual na napatay sa operasyon, ito daw po ay inire-report ni Leonardo kay Bongo para isama sa lingguhang report at mag-request po ng refund para po sa operational expenses. Si Leonardo daw po ang merong huling desisyon para idetermina kung sino ang kasama sa listahan at kung ito ay classified sa kanilang threat levels. At siya rin po ang may diskresyon kung sino ang tatanggalin sa listahan. Karagdagan dito, noong 2016, na-assign daw po itong si Royina Garma sa CIDG office. Makatapos po ng appointment, narinig niya po kay Padilla na dinidiscuss ang drug activities sa Davao Penal Colony with Leonardo. By the way, yung mga hindi nakakakilala kay Padilla, ito po yung superintendent doon po sa Bureau of Correction Davao Penal Colony na sinasabing merong alam at pinahintulutan ang planong pagpatay o ang pagpatay doon sa tatlong Chinese drug lords. Ah? Padilla specifically identified certain Bucor officers na involved daw po sa drug trade. At ito po ay nagngangalang Ginto na kinalaunan ay napatay kasama ng ilang Bucor members. Parang malinaw na kapag ka-involved ka talaga sa illegal na droga, wala nang due process, patayin ka na. Ganun lang yung kasimple. Anyway, tapos na yung binabasa nating pahayag dito kasi sasabihin na lang naman dito, eh, pinanunumpaan itong si Royina Garma yung kanyang mga sinambit na pahayag. O yan po yung buod kung bakit ngayon marahil itong sina Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Bato de la Rosa, even si Sara Duterte ay nawiwindang na ang isipan. At mamaya sa live streaming natin sa Top 1 Charlie,
lumapit na sila sa iglesia ni Kristo. Ano ang kanilang pakay? Bakit ang aga-aga pa eh lumalapit na sila sa iglesia ni Kristo? Para ba yung sa halalan o para kampihan sila? O, tuloy muna natin ang pakikinig dito sa balita. Mayroon akong information. I can pin you down, my God. Ito na yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyon na yan nitong si Ronald De La Rosa. Allegation of Senator Bato De La Rosa that Malacanang allegedly kept a certain Mary Ann Maslog in an effort to link former President Duterte. Who's Mary Ann Maslog? Allegedly, she was kept by Malacanang to link PRRD, former PRRD Senator Bongo and Police Major General Karama to Pogo-related crimes. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sir, in relation to Togo, sir, there's an information. Oh, ngayon, kanino kayo naniniwala, mga tol? Sa akusasyon na walang basihan nitong si Ronald De La Rosa na ang nasa likod nitong si Maslog ay ang Malacanang, o si Pangulong Bongbong Marcos na tinanong ng mga miyembro ng media at sinabi niya na hindi niya kilala itong si Mary Ann Maslog at hindi niya alam kung ano man ang pagkataon niyan. Eh syempre, pagka naniwala kayo kay Ronald De La Rosa, simple lang 'yon. DDS or DD shit kayo. Pero kita naman natin yung mga circumstance. Ha? Tinalakay na natin nung nakaraan sa ating live streaming kung sino si Mary Ann Maslog. At ako, mas naniniwala ako kay Senator Sherwin Gatchalian that she is a professional con artist. At lahat ng mga sinasabi nito ay kasinungalingan and will serve lamang sa kanyang interest. Lumalapit ito sa mga personalidad. Kaya mahirap yung magpa-selfie-selfie kung kani-kanino talaga eh. Kasi kinalaunan, magagamit yung mga selfie-selfie, photograph na yan eh. Para sabihin kunyari, associated siya sa'yo. Pero sa totoo lang, lumapit lang yung tao para magpa-picture sa'yo. Nire-respeto ko yung mga kapwa natin individual na nagpapa-picture sa iba. Pero ako talaga, umiiwas ako sa ganun. Ano? Kasi hindi ko pinagdadamot yung sarili ko, pero yung ako mismo yung magpapa-selfie sa iba. Okay na yon, tama na yun, makita ko lang yung tao, masaya na ako doon. Para wala nang issue sa inaharap. Kasi pagka pinost mo, tapos eventually nagkaroon ng issue, damay-damay pa eh. 'Di ba? Ay bawa, ipo-post mo yung isang individual. Eh kaya mo yan sinusuportahan kasi talaga ganito, ganyan. Di ba? Nakakaroon pa ng mga issue. Sabi nga, picture paints a thousand words. Ang problema, kung minsan o madalas pa, dahil sa photo na yan, napapahamak ang ilan. Kaya wala na ako doon sa ganung mga bagay. 44 years old na ako, masaya na ako, makita ko lamang yung hinahangaan ko, sapat na sa akin. Anyway, magla-live tayo sa Top 1 Charlie Facebook page at YouTube channel. Tatalakayin po natin yung pagbisita ng mga Duterte ni Bongo sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.